Pero tumanggap po kayo ng drug money? Wala po akong tinatanggap na drug money sa mga drug lords. Eh, yung si Kerwin? Kay Kerwin, meron. Pero yung drug lords na nakakulong... Ano meron? Meron ako natatanggap. Para sa'yo? Para kay Senadora po. Kailan pa po nag-umpisa yun, sir? Yung pagtanggap na binabanggit nyo ngayon. 2014 pa yun, sir. Bago mag-eleksyon. Ay, bago mag-decide si ma'am na tatakbo ng ano. Beses ba? Ilang beses ba yan? 5 beses lang po, sir. 2014, sir, hanggang anong year yun? Hanggang doon lang po. Kasi 2015, wala na ako kay ma'am. Eh. Nag-resign na po ako eh. Bali, opo, magkano yung binibigay? Last two questions, Mr. Speaker, para sir, mapahinga sir, last question po. Hindi ko po binibilang kung magkano yung binibigay ni sa akin kasi basta pag inabot lang, ilalagay ko lang sa sasakyan pagdating sa bahay. Saka ko inaabot din kay madam. Alam po ni ma'am yan ni Senator, yung inilalagay niyo na pera. Natural, sigurado alam niya dahil simple, titignan niya yon. Yung una, yun po utos ni ma'am sir, kaya susunod lang po ako sa utos. Inutosan ka ni ma'am na may kukunin. Sino ma'am? Ni Senador, sekretary pa siya noon. Hindi pa siya nandiyan ni Senador. May binanggit po kayo na bahay kanina. Clarify ko lang, nagli-live-in po ba kayo noong 7 years na may relasyon kayo? Sa isang bahay lang ba kayo nakatira? Yes, ma'am. Bale, sabi niyo kanina masama yung loob niyo, pero naglabas po ng statement si Senator Leila De Lima na sana tratuhin ka daw ng maayos ng mga authorities. Concerned pa rin siya sa'yo, so anong ano niyo doon? Kahit message lang, sir, anong gusto niyo ipaabot? Pagkatatag siya, labanan niya yung binabato sa kanya.